Hi guys. Hi everybody, I hope you all had a great weekend. Andito ako ngayon sa binyan ulit, sa kita ko. Kasi nga, nag-unwind. And wala lang, para makakuha ng positive energy. And of course, good vibes sa mga... Well, sa paligid, sa simoy ng hangin. But anyway, again, sa mga hindi po nakakaalam, ang Knowledge on the Go Live ay isang trivia game show kung saan pwede kayong matuto at manalo ng 250 pesos worth of flow dahil ang ating top scorer for the day ay makakakuha ng gold. So, alam nyo na, natuto na kayo, nanalo pa kayo, so wala talagang talo dito kasi this is our chance to expand our knowledge. Kaya nga na, Knowledge on the Go, dahil ang kaalaman, pwedeng dalhin kahit saan. So, ang time po ngayon ay 4:01 and it's time to share this live. So, i-share na po natin itong i-share na natin itong link sa mga friends natin and of course sa mga Facebook page, Facebook natin, of course, para mas madami matuto dahil ang pinaka-objective talaga natin ay ang kapag-share na knowledge. Okay, so... It's time. There we go. So, sinishare ko siya ngayon sa aking Facebook profile. And of course, isishare ko din siya sa aking Facebook page. And sana ginagawa niya din yan now as we go through this. But of course, gusto ko lang malaman kung kamusta kayo ngayon. How are you feeling? Ano ang nangyari ngayong araw? How's your day? Wala lang, diba? It's nice na we check on each other kung kamusta tayo, kung ano nangyayari. And this is it. Ito na, i-share ko na siya sa aking page. Ayan. Message nyo lang po sa comment section yung mga gusto nyo sabihin. Shout out, sige, I do a shout out for you guys. Sa mga bagong sali po dito, this is a trivia game show na ang panggagalingan po ng mga questions ay ang mga subjects na inaral po na atin. Simula pa nung tayo ay elementary. So, general knowledge, stock knowledge, and of course, computation pagdating sa math, science. Anyway, I'm back. Sabi ni Ishi, hi, Deo Cades, hello Azrael, Andrew Gonzalez. But anyway, gusto ko lang din i-share sa inyo na today is World Hepatitis Day. Observed on July 28 every year, aims to raise global awareness of hepatitis, a group of infectious diseases known as hepatitis A, B, C, D, and E. So, let's all encourage prevention, diagnosis, and treatment. Dahil po, hindi ito basta-basta na sakit din. And lahat po ay pwede tayong gumaling with proper knowledge. Lalo yung sa mga ganitong sakit na may cure talaga siya. Okay. Sabi ni Mary Ann Embriol OM. Sabi ni Riri Doma, I miss you, Kuya Marla. I miss you too. Sabi ni Sofia Manzano, hi. Sabi naman ni na Anjanette Fernandez, hello brother Marlo, Anjanette po, from Lamp Dasma. Oh, kamusta po? Kasi ang church ko po ay Lamp, ang ibig sabihin ng Lighthouse Apostolic Ministry of Pentecost Christian po. So, wow, thank you. I'm good actually, I'm doing good because of God talaga. Gives me peace, gives me strength. Ito nga, bumili ako ng wristband na nakalagay. Baller pala. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. O, diba? Sa lahat ng mga may worries and fears, ang fear ay hindi galing kay God. So, cast natin lahat ng anxiety fears sa Kanya. And for sure, gagaan yung pakaramdam natin. We just have to
trust Him. And gotta have faith. Diba pati dito? Let's have faith na kaya natin tong malampasan at maging top scorer. Kaya kung go na kayo mag-knowledge on the go, go na din ako. Let's go. Question number one. This is a feature of pronunciation common to all languages. It could be described as the music of speech. A change or variation can affect the meaning of what we say. 1. Juncture. 2. Volume. 3. Intonation. Or number 4. Stress. So let's check. So, oy, done sharing. Salamat sa mga nag-share ng link na ito. For sure, masadami makakita and masadami mananalo. Mananalo, alam ko isa lang yung mananalo ng prize, but blame mananalo because knowledge, winning din tayo dyan pagka meron tayong bago natututunan, pa diba? Hey Master, sabi ni Kaisel B. Master? Anyway, if gusto nyo mas sure kung talaga ma-account yung sagot nyo, pwede nyo i-type for example, 1 space juncture kung ayun yung sagot nyo. Para mas specific. Pero pag mahaba, hindi ko po yan na-encourage kasi maubos yung time nyo dahil again, put this in mind, pabilisan pa din po ito. But the correct answer is 3 intonation. So congrats, Luis, Nix, Aaron, Iremesser, and Reyna, plus 56 other players. Congratulations. Let's go. Round 2. It provides a visual representation of numerical data. This can be composed of lines, curves, numbers, figures, labels, and other marks. 1. Chart. 2. Graph. 3. Index. Or number 4. Table. Sabi ni Ate Nina, Cherise Sago, ang dami kong matututunan dito. And that is... ano ba to? Yes! Ay, mali! Hindi nakakatawa yun. Ayun, madami talaga tayong matututunan dito sa knowledge on the go. That's our main goal. O, diba? Makapag-share at makapag-bigay din ng prizes. Anyway, the correct answer is... 2. Graph! Yes, in order to accurately interpret a graph, it is important to look at the lines, curves, numbers, and figures, labels, and other marks or legends. So congratulations, Eve, Kyla, Ella, Roni, Jean, and 106 other players. So again, kapag nakamali kayo, huwag kayo mag-exit agad kasi hindi nyo malalaman kung sino ba talaga yung top scorer, kung ilan ba talaga yung mistakes niya. Minsan hindi perfect, minsan 30 correct answers na nanalo. So don't give up just yet. Round 3. This refers to the list of topics in a book that are arranged alphabetically. 1. Thesaurus. 3. Index. 1. Thesaurus. 2. Index. 3. Glossary. Or number 4. Dictionary. Minsan, mix up ko. But again, please, kayo ang huwag magkaroon ng mix up dahil minsan, tinatype nyo, for example, 1. Tapos index. Ang 1 thesaurus, kailangan nyong i-watch maigi dahil computer po itong nag-compute answers. Wala ng second chances. Pagka na-type nyo na, pag nakakalito, edi mamamark pa yun as wrong answer, diba? So, be sure, okay? I know paunahan to, but be sure. Sabi ni Chris Len, Evangelista, Dictionary, sabi ni Jane Fulgencio 2, Mina 2, the correct answer is 2! Congratulations, Michelle! And Edmar Maris. What a beautiful name. The index contains the pages for every topic found in the book, making it easier for readers to find what they want to read. Round 4. This is the number that appears most often within a set of numbers. 1. Median. 2. Mean. 3. Mode. 4. Range. Okay. Oh, again, wag na mag-opya, wag na mag-Google kasi paunahan to, you might miss the chance or the shot to win 250 pesos worth load. Sabi ni Adrian Paredes, 2 index. Sabi ni Froilan Remulla, 1. Sabi naman ni Janelle Gabo, 3. Sabi naman ni Beth Bukaw, yay! Yay. Paano ba yung mag-yay dito? Yay, yay. Walang yay. Yahoo lang. Sabi naman ni Georgia Eliseo 2. Sabi ni Remaya de la Cruz. Remaya?
3 mode. Sabi naman ni Kate sa Plaid 1 Media, and the correct answer is 3 mode. Congrats, Josh, Jerome, Jose, Kyla, Angeline, and 146 other players. Let's move on. Thank you dahil pinapadami yung mga players natin again. It's also a good thing that we share this kasi nga we share knowledge and ayun lang, hindi lang naman ito pagalingan eh, patalinuan eh. It's our parang duty na din to share. Kasi diba, once you know something, ang pinakamaganda na pwede mong gawin is to teach other people, diba? Round 5. This refers to a set that does not contain anything. 1. Subset. 2. Null. 3. Intersection. Or number 4. Infinite set. Let's go. Sabi ni Jeff Sky, 3 mode. Rina Makiling, 2. Null. Jason Padilla, null. Sabi ni E. Villanueva, 2. Sabi ni Von of Oropesa, 2. Null. Okay. Mukhang yan, tamang sagot. Kasi minsan, guys, kung akala nyo alam ko lahat yung mga sagot dito, hindi din. Siyempre, madami din akong mga stock knowledge na nalimutan na mga napag-aralan ko sa school na hindi ko na alam ngayon. Kasi it's been... This is one of the important parts of a circle. It is a chord that passes through the center of the circle. 1. Second. 2. Diameter. 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 3. Circumference. 4. Radius. Yeah, minsan kasi may iba-iba tayong mga pronunciation. Minsan sa school, di ba, laging sasabihin, dapat it's cleanliness. Minsan naman, it's cleanliness. So, minsan hindi mo na ma-justify kung what's right or what's wrong, pero minsan based din sa mga kausap natin kung paano ba nila dapat sabihin or iniintindi. But again, respect, but of course, it's better if we seek the correct pronunciation. Diba? Diba? Yun, madami naman na tayo mga source of information like Google. Diba? Anyway, tira natin ang sagot ng ating mga ka-knowledge on the go. Dapat meron tayong tawag sa inyo eh. Ang samang sagot po ay diameter. 110 other players plus Riri, Aaron, Peter, congratulations. Round 7, almost halfway through. It is a pure substance which cannot be broken down by chemical techniques and contains only one kind of atom. 1. Matter. 2. Compound. 3. Molecules. Or number 4. Element. Alright, nandito na tayo sa science. So sabi ni Japet, Purissima, 4 element. Sabi ni Jillian Rose Calagayan, 3 circumference. Sabi naman ni Philomena Buella Canwell, 3. Sabi naman ni Georgia Eliseo, 4. Tess Zabian Cruz said number 2 compound, and Aaron Seneca said 1 matter. But the correct answer is number 4, my favorite number, my birthday. Element. Each element is represented by a unique symbol at makikita yan sa periodic table of elements. So again, nare-remind tayo sa mga dati nating inaral, diba, which is really good. Really good. Para sa atin talaga to pagka natututo tayo, hindi naman para, alam niya, para sa ibang tao. So let's invest time, let's invest effort, and it's fun. So why not, right? Round 8. These compounds are composed of positive and negative ions formed by adding or subtracting electrons from neutral atoms and molecules. 1. Elements. 2. Atoms. 3. Ionic compounds. Or number 4. Covalent compounds. Okay, let's move on. Let's move on sa mga comments and let's see. Sabi ni Anilor Valduhueza, 3 ionic compounds. Sabi ni Ishi De Ocales, 2 atoms. Sabi naman ni Craig Ong, 2. Sabi naman ni John Anthony, elements. Josh Azika, okay, nawala na, ang bilis, ang dami na naman players, which is very good. Thank you for supporting Knowledge on the Go live.
And of course, don't forget to follow and like, subscribe sa YouTube, Facebook page, Instagram, and even Twitter. Yeah. The correct answer is ionic compounds. Wow, congratulations. 163 other players plus 4 more players. Sana ako ng tamang sagot. These ionic compounds are generally solids with high melting points and it conducts electrical current. Ito ay kadalasang nabubuo sa isang metal or non-metal element. Halimbawa nito ay ang chlorine sulfate anhydride. Okay. So sa mga gusto mag-merienda, why not? Why not mag-merienda? Look, I have here, ay, mukha siyang kwek-kwek, pero hindi siya kwek-kwek. Lobster balls. Ayan, so maya-maya, tikman ko yan. Okay, it is part of the animal and plant cell which controls the movement of substances into and out of the cell. 1. Nucleus. 2. Cell membrane. 3. Mitochondria. 4. Cytoplasm. Okay. The correct answer is... Ayan, tinan muna natin. Habang wala pa. Montaña Grande said 1 nucleus. Harvey Garcera said 1 nucleus. Also Jean Kate Calimon. But Josh Basanias and Shai Abayan said cell membrane. Okay, lumagpasa sa akin. Pag ganyan naghahang ako, pagpatuloy nyo lang, ibig sabihin nun, yung computer tuloy-tuloy pa din. Sa system ko lang yung naghahang. But round 10. Ito ay isang uri ng fictional na panitika na ang tauhan ay mga hayop, halaman, mga bagay o mga puwersa ng kalikasan. Okay, so kung talaga nag-tune-in kayo dito, lagi, malalaman nyo na yung sagot kasi lagi tinatanong to. 1. Alamat. 2. Maikling kwento. 3. Pabula. Or number 4. Dula. Anyway, ang answer kanina is cell membrane. The cell membrane is the outermost layer of the cell. Yun ang naghihiwalay sa cell at sa environment dito. Now you know. Haniwala mo. Ayan. Anyway, again, nandito ako sa Bingen, sa tita ko. Sarap makita ng nature. Uy, sabi ni Rochelle Barrios, wow, sarap. Rochelle, are you hungry? Nai-miss mo na ba yung mga food trip natin minsan pag sa umaga kayo? Nakakamissin talaga yung mga ganap. Kasi last year, punong-puno ko ng travel, even on a daily basis, because that's what I do sa umaga kay Ganda. Punta dito, punta dyan, travel doon, by plane sa mga events, but now, lagi lang nasa bahay, which is also refreshing. Ang dami ko na-realize, padami yung realization, aminin na natin. Awakening talaga itong nangyari na ECQ sa atin. Anyway, nag-hang yung system, but forgive. Bayan. Nagmula ito sa Hilagang Luzon, particular na sa mga lalawigan ng Ilocos. 1. Hudhud. 2. Ibalon. 3. Manimbin. Or number 4. Biag Nilamang. So if ever naalala niya pa yung mga inaral natin sa Filipino kung ano yung pinakasikat talaga ako. Nagmarka to sa akin. Alam ko talaga to. The correct answer is Biag Nilamang. Ayan. Ang Biag Nilamang ay ang nag-iisang Kristyanisadong epikong bayan. Proweba nito ang paggamit ng mga pangalang na impluensyahan ng Katolisismo. Round 12. Inihuhudyat o sinisimbolo ito ng mga notasyong phonemic para matukoy ang paraan ng pagbibigkas ng isang salita o isang pahayag. 1. Diptongo. 2. Suprasegmental. 3. Morfolohiya. Or number 4. Ponema. So it's time for me to taste this. Lobster na. So sa mga bawal sa seafood, hindi kayo pwede dyan. But it is really good. And of course, kwek-kwek talaga isa sa mga pinaka-favorite kong street food. Favorite na favorite ko yun. Lalo pag crispy-crispy pa siya. Pero hindi ako masyadong mahilig sa may suka. Okay lang sa akin yung plain na kwek-kwek lang. Or yung may matamis na sauce. Okay sa akin. Pero ayoko yung parang masyado na siyang lumalambot yung balat dahil nga sa sobrang sauce. Ayoko, gusto ko crispy.
Anyway, the correct answer is supra-segmental. Congratulations sa 15 players natin. Okay, 20 actually, 15 plus 5. Sinisimbolo ng supra-segmental ang mga notasyong ponemic upang matukoy ang paraan ng pagbikas ng isang salita o isang pahayag. Round 13. Ayon sa Artikulo Blank, Section 1 ng Saligang Batas ng 1987, ang mga mamamayang Pilipino ay yaong mga mamamayan ng Pilipinas na ang ina o ama ay mga mamamayan ng Pilipinas. 1, 1, 2, 4, 3, 3, or number 4, 5. Let's check out your answers. Niv Olag Yasuhan Yasunat. Sabi niya 1. Oh my god, wow, ang daming merienda. So, Bing Villanueva said 4. M. Skybiab said number 3. What do you call this? Lorraine Ancheta said number 3. The correct answer is 2, 4. Ang tama sagot po ay yung 4, which is nasa number 2. So, congratulations sa 20 players. Again, wag po kayo mag-quit because you don't know who will win this. So, minsan, hindi nyo malalaman kayo pala yung nanalo. Dalawa ang basihan ng pagkamamamayan ayon sa kapanganakan, ang Diyosang Sanguinis at Jus Soli. Oh, yeah. So, round 14. Ito ay makikita sa mga kapatagan at sa mga lambak na nasa pagitan ng mga bundok. Ang mga ito ay pinagtatamnan natin ng mga palay, mais, gulay, mga punong kahoy at iba pang mga pananim. 1. Yamang pangistaan. 2. Yamang pansakahan. 3. Yamang mineral. Or number 4, yamang buhat. So we are down to our last two questions. Sa mga so far perfect pa yung answer. Perfect score pa, I mean. This is your chance. Baka ito na yung time nyo na manalo. So sa mga dating lagi nasa top rank or top 5, baka ito na yung chance nyo. Kayo naman na magiging top 1 at makakuha ng ating prize. O, di ba? Sabi ni Nessie Josana 4, Krishka Flores 3, Ay Pasanto said yamang pansakahan. I just wanna say thank you sa lahat ng regular viewers ng Knowledge on the Go. Isa kayo sa talaga nagpapatibay ng aming advocacy wishes for people to learn. Kaya namin pinagpapatuloy ito sa kabila ng lahat. And I'm happy to see that a lot of you are really interested and really tuning in every time. So, clap para sa inyo din. Kasi you also get the chance to learn. Alright, last question. Siya ay isinilang sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861. Ang kanyang dalawang nobela ay ipinagalit ng mga Espanyol na siyang naging dahilan para siya ipadakit at ipatapon sa dapitan sa Zamboanga del Norte. 1. Jose Rizal. 2. Marciano Lopez Haina. 3. Marcel H. Del Pilar. Or number 4, Andres Bonifacio. Guys, last question na. Ito na, make or break. Tingnan natin kung sino ang ating magiging top scorer of the day. But then again, tandaan nyo, every Tuesday and every Thursday po ito. So, every week, twice tayong makapag-interact at mananalo. O, diba? Anyway, sabi ni Margarita Escobar 2, Charisse Arandela 2, oh no, hang pa yung system ko. Okay, I'm gonna refresh it so I can see you guys on the leaderboard. Chester De Vargas, Heson Ranara, Vina Jean Baruga Duron, at Riri Doma. Congratulations please sa inyo because you guys, it's hard to be on the top 5 and 2-3 mistakes, diba? Sa rest, for the rest of the players, 624 players natin. Congrats! Ayan, let me take a screenshot. Congrats sa inyo. Kasi nga, ito po ay
chance for us to exercise our brains habang lalo na sa ECQ dahil matagal-tagal pa to. But I hope everybody's doing good. Always pray, always stay safe. And makita-kita ulit tayo sa Thursday because it's another day for us to learn at home, stay at home. Ako naman, personally, follow nyo po yung YouTube ko. Naglabas ako doon ng 3 covers, Make It With You, Pagtingin, and Never Really Over. Dahil kumanta po ako para sa isang event online. Ganoon na talaga tayo ngayon, online. So, I'm happy to see you guys on the other side of the laptop, cell phone, iPad, everything else. Lahat na. Thank you guys. See you. Don't forget to follow Knowledge Channel.